Isang mapagpalaya ang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal ni Carbonell. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ating pong naging kultura o kaugalian na parati po tayo nakikipagkonsulta, nakikipagbalitaktakan, nakikipagtagisan tayo ng mga pag-iisip o idea o nagkakaroon po ako ng konsultasyon. Kaninang hapon, nagkaroon po ko ng isang pagkakataon na maging kakonsulta ko ang isang kilalang author. Huwag ko na po sasabihin ng pangalan sapagkat alam po naman ninyo ang kalagayan ngayon ay hindi po masyadong kaaya-aya. Ganun pa man, siya po ay taga University of the Philippines, isang professor, isang abogado, isang manunulat at isang political tactician. Amin po napag-usapan ang mga kalagayan ngayon ng mga followers ng opposition. Ang sabi niya sa akin, sadly, Kawaldi, there is no leader for the opposition. Noong narinig ni Madam Vice President Leni Robredo na siya ay malayo na doon sa bilangan ng COMELEC, alas 10 pa lamang ng gabi. Abay, in no time, she went on air agad at sinabi niyang dapat na nating galanin, dapat nating respetuhin ang tinig ng taong bayan. But that is her personality. Yan po talaga, hindi naman siya Miriam Defensor Santiago. Siya po ay si Leni Robredo. Mababang loob, matalino, matapang sa mga katarungan, sa mga paninindigan, sa human rights cases, pero at the same time, humble. Yung pong kanyang pagiging mababang loob ay dapat po hindi ini-interpret na yan ay isang kahinaan o lack of leadership. Nung panahon po ni Cory Aquino, hindi ko po maiwasan na hindi ito maibahagi sa inyo sapagkat isa po ko sa mga frustrated nung araw na leader ng street parliament na tuwing kami po ay magra-rally, napakahirap imbitahin, napakahirap hilain si Cory Aquino upang sumama sa aming pong mga makabayang rally. Ang gusto ng mga dilawan nung araw o ng mga conventional rallies, prayer rally, yun po ang kanilang sinasabi. Nakadilaw kayo, prayer rally, at ang inyong itinataas ay hindi kamao kundi letter L for laban. Laban Ninoy. Mga kaibigan, ang pagkakaiba po nila, nung dinaya si Cory Aquino ni Ferdinand Marcos Sr., ang mga programmers from UP, from Santa Escolastica, nag-walk out po sa PICC, at isa po ako sa mga naatasan ng mga media na mag-escort dito sa mga programmers na ito patungo po ng Baclaran na kung saan ipapagdasal daw nila ang ating bansa sa gitna ng pagkakapaliwara ng demokrasya sa ilalim ng duyan ng halalan. Ngayon mga kaibigan, yan po ang pagkakaiba sapagkat si Cory Aquino agad-agad nagtawag ng rally upang sagutin o ihayag na hindi siya pumapayag na ganun na lamang ang pandarayang ginawa na ebidensya po niyan ay yung po mga computer programmers na nag-walk out. Ako po yung nag-escort sa kanila sapagkat meron isang reporter ng DZRH na si Paul Cagiat ang nagsabing yung matangkad na yun. Doon kayo sumunod at siya ang magdadala sa inyo sa Baclaran. E meron po akong van na malaki ng araw. At lahat po sila, sinakay Koreano. Meron po isang Amerikano na haharang-harang. Kaya alam po natin, nakikialam ang Amerikano. Sabi niya, where do you think you're going? Sabi ko, why? Who are you? I am Senator John Kerry. Senator of what? United States of America. Senator, you're in the wrong country and you're talking to the wrong man. Six-footer po yun. Hindi, siyempre, hindi po tayo masisinda kasi
medyo pwede ko po siyang titigan ilong sa ilong, mata sa mata, sapagkat 6'2 po ako. Sabi ko, you're in the wrong country, Mr. Senator. This is the Philippines, and you're talking to a media warrior. Mukhang hindi po yata yung sinabi ko, basta sinabi ko, you're talking to a media man. Ganun pa man, after 2 days, si Cory Aquino, mga kaibigan, ay nandun nagrarally sa Rizal Park. Napakaraming tao sapagkat napakaraming po naman talaga ang para po mga kakamping na nagrally. Kaya lang kulay dilaw ang kanilang mga suot doon po sa rally ni Cory Aquino. Ang pagkakaiba, nung araw, meron pong Cardinal Sin. Na si Cardinal Sin mismo nagsasalita doon po sa rally ni Cory Aquino, sinasabing, if you want peace, go out and fight for it. Fight for peace. Ipaglaban ninyo ang kasagraduhan ng balota, ang sabi ni Cardinal Sin. Yan ngayon, wala, sapagkat ito si Cardinal Tagle, nung sinabihan siya ni Duterte na dapat yung mga obispo patayin ang mga standby na kawan, sapagkat yung POTA na yan, mayaman, pag nakawan ninyo. Ang sabi ni Cardinal Tagle, yung pong hepe ng Katoliko sa Pilipinas, ang sabi niya, ipagdasal natin. Let's pray for them. Nung meron mga pari namamatay, napapatay, nababaril, ang ginawa ng mga pari sapagkat siguro nagdadasal din sila, nag-apply po ng baril at nag-apply ng mga permit to carry. Ang sabi ko nga doon sa isang pari, o bakit nagbabaril lang kayo, nag-aarmas na kayo? Hindi ba sapat sa inyo ang rosaryo? Hindi ba sapat sa inyo yung patnubay ng bugtong at buhay ng Diyos, ng mga Diyos na si Jesucristo? Abay, nangiti po isang pari, I trust God, but I also trust my gun. Nananalig daw siya sa Diyos, pero nananalig din siya doon sa kanyang baril, sapagkat sila ay inaatasan na barilin ng mga standby sangayon sa Duterte pronouncement. E presidente yung nagsabi niya. Ngayon mga kaibigan, ang sabi ng aking kadayologo ngayong hapon, ang sabi niya, now we don't have a Cardinal Sin, no, we don't have a Cory Aquino. Yung Cory Aquino, nung nagkaroon po ng iskandalo sa Hello Garci at tinampalasan muli ang ating pong Commission on Election, bagamat hindi na siya Pangulo, abay nag-rally po siya dyan sa De La Salle College at sinabi niyang dapat kay President Gloria Arroyo mag-resign. Coming from an ex-president, napakalakas na mensahe ito. Ngayon, yan po ang parang hinahanap, sabi sa akin, nung kadayalogo ko. Yan ang parang hinahanap ngayon ng kakamping. Bakit wala ganyang leader ang kakamping? Ito po ang mensahe ko sa mga kakamping. Kayo po ay hindi mawawalan ng leader sapagkat ang leadership ninyo ay nakatuon hindi sa tao, nasa prinsipyo. Malalim-lalim po ng konti yan. Isipin ninyo, nang kayo nanindigan, hindi po kayo naninindigan para lamang kay Lenny Robredo. Nanindigan kayo para sa taong bayan. At hanggang ngayon, dapat manindigan pa rin kayo sapagkat nasa bulid po tayo ng kapahamakan. Hindi po natin hinusgahan agad itong si Bongbong Marcos. Ang ating po tinitignan, saan patungo ang bansa? Bankrupt po ang ating ekonomiya, ang gasolina pataas ng pataas, ang halaga ng bigas pataas ng pataas, at nang meron nagsasabing nasaan yung 20 pesos bilang isang kilo na pangako, ang sabi ng Malacanang, aspiration yan. Yan ay parang pagnanais lamang na mangyari. Hindi ko maiwasan na ihalin tulad dyan doon sa aspiration ni Duterte nung nagkakampanya pa lamang, sabi niya, pupunta ako sa Spratly, magpapatid ako sa malapit na sa isla at aking sasakyan ng jet ski para makalapit ako sa isla. Ako ay bababa sa jet ski, itatanim ko ang bandera ng Republika ng Pilipinas.
May pumalakpak po ang napakaraming tao. 16 million of them voted for Duterte. 20 million did not vote for Duterte. They voted for Grace Po, Binay, Sinieres, Miriam Defensor, Santiago, and perhaps other more candidates. Ano po ang mensahe natin? Ang mensahe natin sa kakamping, huwag po kayo magbabago sapagkat yung pinanindigan ninyo ay tama. Nanindigan kayo nung araw sa tama, manindigan pa rin kayo ngayon sa tama. Hindi po sa kandidato. Kung wala po ngayon si Lenny Robredo para pangunahan ng mga protesta, si Lenny Robredo ay makikita po ninyong nag-iipon at nagbibigay ng ayuda. Yan pong pagkakaiba nila. Hindi po siya nakikibaka sa pamamagitan po ng mga fiery speeches at yung mga pagbamarcha. Ang kanyang pakikibaka ay pagbibigay ng ayuda. Ngunit ang paninindigan ng kakamping dapat huwag mababago sapagkat pinakita ng Pilipino sa pamamagitan ng pink kakamping. Na kaya nilang maging marangal, kaya nilang manindigan, kaya nilang ipaglaban ang kanilang prinsipyo. Yan ay dapat pong huwag mawawala sa kakamping. At yan po ang ating pong paninindigan dalawa. Kayo mga kakamping, pinahanga po ninyo ako nung kayo nanindigan sa gitna ng araw, dyan po sa Cavite, sa gitna ng araw dyan sa Romblon, Iloilo, Cebu, at kung saan-saan lugar, pati po sa buhos ng ulan, nandiyan kayo. Pinakita ninyong may dangal ang Pilipino. Pinakita ninyong kayang manindigan ang Pilipino. Huwag po kayong kakalas, manindigan pa rin kayo. Yan ang mensahe ko sa mga kakamping. Hindi kayo makikipag-away, pero ipaglaban ninyo na kayo ay marangal na Pilipino. Pinakita na ninyo na may dangal bilang kakamping ang Pilipino. Huwag po kayong bibitaw. Ipagpatuloy ninyo ang dangal na yan. Ipaglaban po ninyo. Yan po ang aking mensahe. Ako po si Kawaldi Carbonell, nagsasabing iniibig ko ang Pilipinas.